Guys, magandang araw ulit po sa inyong lahat. Bicoy here and welcome to my channel. And for today's video, share ko lang po sa inyo paano ako nagkabit ng DRL LED strips o yung tinatawag nating daytime running lights sa aking Suzuki Espresso. As you can see po ngayon sa aking video, sa ibabaw po ng aking headlamps or headlights, nakakabit po yung LED strips na DRL. So, yung aking pong DRL LED strips, nabili ko po siya sa Shopee online. It cost me 170 pesos. Dalawa na po siya. And before po pala kayo bumili ng LED strips, sukatin niyo po muna yung paglalagyan niyo ng LED strips, guys. Kasi iba-iba po siya ng length. In my case, sa Suzuki Espresso, sinukat ko po siya 30 centimeters yung akin. So, bumili po ako ng dalawang 30 cm. And another advice, guys, I would advise you na sana po yung white at saka yellow lang na alternating colors yung bilhin nyo para wala tayong violation sa LTO. And before anything else, guys, disclaimer lang po. Ito po aking i-share ngayon is hindi po pala ako expert no na mechanic or electrician. So maaaring pong mai-share ako sa inyo ngayon na hindi magandang practice para sa mga expert na electrician. Pero itong ginagawa ko lang po ay sariling DIY lang. So if hindi kayo confident, I would advise you na pumunta kayo sa inyong trusted na electrician or sa kasa nyo na lang ipagawa. So paano ba natin ikakabit yung ating DRL LED strips? As you can see po dito sa ating diagram, yung DRL LED strips, yung dulo po ng cable, meron po siyang tatlong wires, isang kulay red, yellow, at saka black. Yung black po, guys, is ikakabit niyo po siya sa negative ng inyong battery. Yung yellow, kailangan niyong hanapin yung positive ng inyong signal light at doon niyo po siya itak. While yung red naman is based sa diagram, kailangan siya nakakonect sa inyong car ACC or yung car accessory. Yung accessory po, guys, mahanap nyo siya dun sa inyong fuse box ng sasakyan. Mali, hindi po ako expert, guys, ng fuse box. So, hindi ko po ma-share sa inyo kung paano yung technique sa paglalagay ng red wire sa fuse box. May nakita ako sa YouTube, ginagawa nila, kinakabit nila sa isang relay lang dun sa fuse box. At dahil hindi po ako expert, guys, sa fuse box, sa mga fuses and relays, so iniba ko po yung aking diskarte at pagdi-DIY para maikabit ko lang yung aking DRL LED strips. So imbis na kinonect ko sa fuse box, ang ginawa ko sa akin is kinabit ko siya sa aking park light. So bali yung red nakakabit sa positive ng aking park light, habang yung black is nakakabit sa negative ng aking park light. So, ang nangyayari ngayon is imbis na daytime running lights is naging parang nighttime na yung sa akin kasi hindi na siya automatic mag-on pag sinusi ko or in-on ko yung aking sasakyan. Magte-turn on lang yung aking DRL kapag in-on ko yung aking park lights. So, ito po siya yung aking finish na pagkakabit sa aking DRL LED strips. So, pagkakuha po ng aking DRL LED strips, automatic po, ginawa ko agad is tines ko. Supposedly, ang may papayo ko po sa inyo is pagkakuha nyo for testing, hanap po ngayon ng 12 volts na battery, kahit na battery ng motor or yung hindi nyo na ginagamit ng battery. Kung maiwasan, huwag nyo po i-direct sa inyong car battery. Sa akin lang is wala lang talaga akong option to test it. At siguro na rin sa sobrang excited ko, guys, so doon ko na po tines. So una kong tines is yung white color ng aking LED strip, which is yung black sa negative and red
sa positive. So next is yung yellow light ng aking DRL LED strips. So same thing pa rin, yung black sa negative while yung yellow nakalagay sa positive. Bali, naka-setup na po ako guys. May ilaw na at andyan na po yung gamit ko sa aking pagdi-DIY ng aking DRL LED strips. Before anything else guys, bago po kayo gumalaw ng any electricals ng yung sasakyan, naging kagawian ko na po. Tinatanggal ko po muna yung negative ng aking battery. Yun na rin po kasi naging advice sa akin para maiwasan yung any damages ng electricals ng inyong sasakyan. So in addition pala guys sa damages ng electricals ng inyong mga sasakyan, dadagdag na lang po ako ng disclaimer. Kasi yung disclaimer ko po kanina, hindi ko po naisabi sa inyo na yung electricals po sa inyong sasakyan is may warranty po yan siya. At kung kayo po mismo ang nakadamage ng inyong electricals yan, possible po na ma-void ang inyong warranty. So para po ma-avoid yung pagkaka-avoid ng warranty ninyo, may advice you guys na huwag po kayong mag-splice ng any wires or cables sa inyong sasakyan. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon is, ang ginagawa ko lang po is magta-tap lang ako. So wala po akong ginawang pag-i-splice dyan. So pasok po rin po ito sa warranty kasi wala naman po akong sinira sa mga cables or ginunting or ginupitan and nagkabit. So bali yung dulo lang po ng aking headlamps, yung mga lights po sa aking signal light at saka sa aking park lights, doon lang po ako nagtap. So ganun lang po. At gaya po ng sinabi ko po kanina, yung yellow light po dyan, ito po na yung huhugutin ko po ngayon. Dyan ko po ikakabit yung yellow light, yung positive po dyan. Para ma-remove nyo po yung signal light, i-turn nyo lang po siya counterclockwise. And then, same lang po guys, ganun lang din po yung pagbabalik nyo mamaya. Matapos nyo po maikabit yung DRL LED strips nyo. So, bali dito guys, I'm getting ready na po na i-tap yung aking wires sa aking signal lights. So, unang-una ko pong gagawin is itong dilaw na wire, itatap ko po sa positive ng aking signal light. So, bali, para ma-remove po yung ating bulb, meron lang po kayo dyang pipihitin dito sa bulb socket. As you can see po dyan sa video. So, pindutin nyo lang po yan. Luluwag po yung inyong bulb. Tsaka nyo po siya ma-remove. So, at sa cable naman guys, sa pagtatap, hanapin nyo lang po yung positive. Dito po, normally, I mean, sa makikita nyo po yung positive po ng ating signal light is yung kulay asul o yung kulay blue. So, dun ko po itatap yung aking yellow wire para magkaroon po siya ng contact sa positive po ng ating signal light.
Alright, so testing na po ako dito. So matapos ko na pong ikabit yung aking DRI LED strip. So successful, gumana po yung aking white light pagka turn on ko po ng aking park lights. And then yung yellow lights pag turn on ko po ng aking signal light. So at para naman hindi magkaroon ng kung saan buhol-buhol yung aking mga cables, ginawa ko po is nilagyan ko po siya ng cable tie. Alright, so last video po tayo to show you guys kung ano yung ilaw niya sa gabi.